YouTuber ka ba o mahilig sa barya? Panahon na para malaman mo yung mga variations sa 1 piso na dapat nating makuha. Sa larangan po ng coin collecting, hindi lang tayo basta-basta nalilibang, meron din po itong kapakinabangan. Pag-usapan natin yan, mga ka-hunters. Hey mga hunters, nagbabalik po Kalimay Online alias sa Mr. Kilatis. Kailangan po nating malaman ngayong 2022, syempre update. Kailangan po tayong ma-update dito sa mga variation ng 1 piso na dapat po nating makuha habang maaga pa, no. Pero po tayong isang 2010 dito. Ayan siya, mga ka-hunters. 2010. Ito po ay mga reverse pros o yung mga reverse die 3 na tinatawag. Bakit nasabi yan? Dahil tingnan po ninyo yung kanyang reverse. Kung kayo po ay familiar na sa mga mimpros, ang katangian po nito sa kanyang reverse ay tagline itong 2010 na ito. Ayan, meron po siyang luster effect or yung cartwheel effect na makikita sa mga mimpros, mga ka-hunters. Ganon din po itong isang 2014. Ayan, sa reverse niya, mga ka-hunters, no, normal lang siya eh. Katulad din ng 2010 kanina. Sa reverse, normal. Kaya nga sabi ko po sa inyo, dapat nyo nang malaman ito eh. Lalo-lalo na yung mga mahilig manood ng YouTube din, no. Dapat nanonood din po tayo yung meron po tayong matututunan. Ito sa akin channel, tinatalakay ko po ang mga variation at nagbibigay tayo ng mga impormasyon about sa mga barya. Dahil meron po tayong tinatawag na mga numismatics community. Diba? So, aking po nga ipapaalam sa inyo ng 2010 and 2014. Kaya pakitignan ang inyong mga date na ito, no. Ito po ay mga reverse pros. Kung meron pa kayong hawak na barya dyan na parehong date, tignan po ninyo. At kung common yan, hindi po ganito ang itsura niyan. Kasi ito po mga variation na ito ay mabababa ang mga mintage nito. Nakakakuha ko nito kung meron kang effort na gagawin, 'di ba? Pero kung abang-abang lang sa masukli, hindi basta-basta. Kung meron man, diswerte. 'Di po ba? Eh, titingnan natin sa website para malaman natin kung magkano na yung pwedeng maging value nito at yung kanyang frequency. Kaya po, tulad ng dati ni Mista, no, lagi pong ipinakikita ayan yung website na ni Mista. Kasi ayoko pong mayroong magko-comment na sasabihin na naman eh, gumagawa tayo ng sariling variation, no. Hindi po ako BSP at hindi rin po ako makinarya para gumawa ng sarili kong barya. Meron po tayo palaging basihan at dito po yan. Sa Numista, alam po yan ang mga coin collector. At kung bago ka lang, watch and learn, no. Huwag mo munang husgahan ng ating content, no. At huwag mong iisipin na ito ay kalokohan. Binibigyan ko na nga po kayo ng impormasyon eh. Diba? Sa mga bago po ah. Ayan. So tingnan nyo, 2010, meron po siya tatlong variation, 33%, 13%, at isang 0.8%. So isayin po natin, unahin natin yung 33% bold letters, reverse 1. Malamang ito po yung inyong mga hawak dyan na reverse 1. Mga ka-hunters, ang reverse 1 po, tick script po yan. Mababaw ang ipin, yung cogwheel, yung tinatawag na gear sa gitna ng barya, no. Mababaw po ang ipin nun. Limang ipin yun, diba? Cogwheel po ang tawag doon. At yung sumunod, yung 30% na bold letters, then reverse 2. Medyo mataas ng bahagya yung ipin niya, diba? Kumpara doon sa reverse 1. Ayan siya. At yung pangatlo na 2010 din, bold letters sa reverse 3, 0.8% to, mga ka-hunters. At kung inyo pong papansinin, ano, reverse 3, mga ka-hunters, wala pong nakalagay na reverse pros dahil po ang ating hawak na ipinakita kanina ay reverse pros lamang, no. Normal yung harap pero pag sa likod ay pros. Ibig sabihin, nangangahulugan na wala pa po yung record dito sa catalog ng N.Numista. Yan po yung aking sinasabi, no.
Kaya kung kayo po ay makakakuha na advance kayo, no, palang araw, meron pong kapakinabangan yan dahil meron pong mga nagko-collect na kapag nahihirapan silang hanapin yan, eh syempre, doon po papasok yung bilihan yan, no. Kaya po ating ginawa yung ating Facebook page para doon po kayo papasok at magkakaroon po kayo ng mga transaction dyan. Pagunta naman tayo dito sa year 2014 na yan. Tatlong variation din po ang meron sa kasalukuyan. Isang 60%, isang 5%, at isang 1.1%. No? Diretso na tayo dito sa may 1.1%. Yeah, common kasi yung reverse 2 at reverse 3 lang. No? Yung ating hawa kasi ay reverse plus 10 katulad ng 2010. Pero ang nandito 1.1 ay reverse 3 plus. Iba po ito. Iba pa po ito. Ito po ay talagang mean plus. Sa obverse and reverse ay prosted po. So wala rin pong record. Hindi pa na itatala sa ngayon yung reverse pros na yon na ating hawak. So pareho po sila ng 2010, no? Ayan, so sa ngayon wala pa itong record. No? Hintayin natin at baka magkaroon po yan ng update dito sa n.mista.com. Mag-update naman po yan sila dahil marami pong miyembro itong mga itong Numista. At syempre may mga official po yan. At syempre, nalalaman po nila yan unti-unti. At pag sigurado na sila, babaguhin nila o idadagdag nila yung ating mga hawak na yan. Ayan, mga katres, no, advance po yung ating information ngayon. At iba na ang nauuna. Sima. Mas maagap, mas mainam po. Ayan, bago tayo magtapos, huwag kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mga katres, mga baguhan lang, yun ang bell para updated po kayo palagi pag may bago tayong upload. At kayo din po, mag-subscribe din po kayo sa ating Facebook page. Dito po ninyo ilisting ang inyong mga ipakikilatis. God bless you all. I'm out.